Ora, tuwa kami. Uh-oh. Pero ano lagi nang ginagamit? Wala na, there's something wrong. There's something wrong. There's something missing, you know? Pero we have to live with it, BSB. This is the strategy na gusto nilang kunin and we respect that. Cignal Ultra, ang tanong, how will they fight this? Yun nga yun. Let's have a look, see. Will there be a super feed claw, super feed claw today? Super feed diggy today? Hindi super feed claw. Super feed claw. Di ba yun? Di ba yun? Di ba yun? Okay. Di ba yun? Pero dito sa may gitna, look at the clear wave na ginagawa nila. Cap 1 will be the one na nandoon sa may baba. He will be an offlane Atlas. Ang binabangko lang nila dito, yung time bomb, tsaka yung Farsa, napakabilis mag-clear ng wave. And tignan mo yung ginagawa ni Trevor dito. Binabato niya na binabato sila Bensanity. And si Trevor dito is playing. Uy, classic anormal, Diggy. A normal Diggy game. Classic? Or meron kasing mga variants tong Diggy strategy na to eh. Ano ba? Na, ano siya, hindi siya magpapapatay for the early stages of the game. Kumbaga at level 1, susubukan niya talagang ubusin yung mana niya bago siya magpa-takedown. Ah, totoo yun. Oo. Siyempre, eh, naka-retry yan, so alam niyo na. Yun na yata yung marker talaga ng ganong klaseng Diggy. No? Efficiency yan eh. Kumbaga, you become efficient, you don't give the easy kills talaga dito. Or if you can, give it to a turret. Mm-hmm. Tama, tama. Pero efficiency eh, oh. Tingnan mo, pag naubos na yung mana niya, rinse and repeat, papatakedown siya, tapos yung mana niya, nandun. Puno ulit. Yep. So that's it. That's gonna be the early calling here. Bottom lane agad ang lalabanan. Trevor dito. Tsujin versus Ana. Of course, the orb is there. And yung reverse time. Anong orb? Wala kang pupuntahan. Mag-flicker ka. Kung gusto mong makatakas, yun nga ang nangyari. First blood pa rin mapupunta sa Cignal Ultra. And Trevor dito, he is playing a normal game of Diggy. And tingnan natin dito, talagang literally not giving any deaths pa dito sa kalaban. Probably talaga sineset up niya lang sarili niya dito kasi ayaw niya din mabigyan ng gold agad-agad si Hades. Oo nga eh. Hades, delikado eh. Exactly. Especially Hades on a clean spree, ayaw niyang makatulong dun, ma-activate yung emblem niya. Diba? So, Wilson is going to be have a hard time. Wala pa siyang quarter and inferno. Kaya pa siyang ma-takedown ng mabilis. And si Trevor naman, naghahating ng isa na namang target. Rhea will be able to make it out at least dahil sa kanyang shoot po. Hades, gonna get that kill. I think this is the beginning. Mm-hmm. Eto na nga. And this probably it. Tama ka doon. Hades dito, getting caught out. The stun is there. Cap 1. Using the Cyclone Eye, yeah. Lalabas na lang siya. And alam mo, Hades dito, nakakuha na siya ng dalawang kill. Masaya siya dyan. Masaya and siya. And it's going to be the third kill. Ngayon, masaya pa siya eh, kasi may gold pa eh. Okay pa yan. Masaya eh. Pa siya, may gold goods pa eh. Yan, goods. Mamaya pag wala na ng gold, doon na magiging kalbaryo. At dahil doon, nag-spike na ang gold ng Cignal Ultra with 1.3k gold lead at 2 minutes and 45 seconds. Trevor still on the hunt. Ito na, the kulit is real. Ilabas ang kulit, ika nga nila. And it's going to be a very fun time here for sure by Hades. Ang maganda kasing isipin dito, anong gagawin mo pag may digi na dikit ang dikit sa'yo? Right? Ayan, no, ganyan. Umalis ka na lang. Ganon. BMI pala yun. BMI pala parang laging may clash. Oo. Pero kasi ang problema dyan, eto ah. Ang problema kasi dyan, kahit mag-BMI ka palayo, gumagamit ka pa rin ng resources eh. Yun nga yun. Mana yan, tsaka time. Oo. Tapos, habang nandyan si Trevor, ang nangyayari kasi, may retry siya. Sabi-sabihin, bilang ikaw si Hades, kailangan mo muna i-take down si Trevor bago ka pumunta dun sa blue buff kasi i-retry niya yun. We miss. So, ibig sabihin, nananakaw niya yung buff, nasasayang niya lang din kasi hindi naman talaga niya kailangan, yung gusto niya lang, i-delay ka. I think kaya naman eh. The delay is not that meaningful, especially laban kay Hades ngayon. Mm. Dahil napaprotektahan naman siya ng kanyang mga teammates, mabilis nilang na-takedown si Diggy and mabilis nilang nakuha ng objectives etong si Hades. You cannot retry as you are an egg form, so hindi naman problema para kay Hades itong Diggy on egg form. Pero looking at the other members dito ng BSB, Trix, Wilson, Cap 1, and Ana, they're making the most out of this. Oo naman. Sabihin na lang natin na todo farm yes, pa rin. May mga kills na napupunta ng Cignal Ultra pero that doesn't really reflect yung 0-7 na standing nila dito. Kasi ito lang naman yung hinahanap nila dyan eh. Mahuli ng isang Fatal Links ito si Hades and they can convert. Yun na kapag nakuha ni Ling yung streak ng isang Claude, yung 11.8k or 12k gold lead na meron sila ngayon, that's gonna
that's gonna scatter all over. Mm-hmm. Makukuha nila yung gold na yun just because ito na yung binabangko nila kay Hades. Kumbaga si Hades ngayon ay isang naglalakad na bangko. Right. Investment sila dyan. Right now, Drix though, kahit na may mga distraction nagaganap laban kay Hades, hindi naman siya magpapatinag. He goes for the hunt, takes down Ana as well. Muntikan pa si Drix dito kay Hades. And now, Trevor, once more going down, is going to be, pinapakita ng Cignal na hindi naman malaking factor eh. Magiging ahead pa rin kami if we do the farm properly. Pag hindi tayo masyadong nagpa-psycho dito sa ligi na to. Oh, we actually see that. Pero alam mo, Rockhart, kasi I feel na in a normal setup yung ganitong lead, nag-snowball na talaga sila. Pero sila pigil eh. Pigil pa rin. Pigil. Oh. Hindi ito yung setup na gugustuhin mo talaga if you're actually leading. So, eto natulak yung buff and mag-reset yun. Ito na yung fatal link sa hinahanap natin. Hades dito, he will get cashed in and that is going to be BSB taking down yung Claude na kanina pa nilang ini-investan. And this is a disaster for the side din ng BSB as they cannot take any more kills onto the side of Cignal Ultra. Yun nga yun. That is a big problem. Now, 1 and 13, they got 1. Pero that's going to Wilson. It didn't go to Drix either. So, ganito na lang. Hades dito, na-takedown siya. Mas madami na-takedown for the side of BSB. But still, the fact remains na at least BSB got the most important kill in the map at that point. Mm-hmm. I think so. They got the most important kill. Napigilan nila ng konti yung farm ni Hades, which is yun naman talaga ginagawa ni Trevor buong laro. So let's watch that on the replay. Wrong place at the wrong time lang talaga, feeling ko that. After that, this is after the Hades kill pala to, sayang. So, overall, what you think the lamang sana ng BSB still, it's not happening. Usually, pag ganitong strat, lamang na dapat yung and, may digi. Pero that, hindi pa rin. That is very uncharacteristic na huli dito si Drix. Usually, you don't see Drix getting caught out like that. And that is going to be our Gillette Instant Replay hashtag Shave the Day. Curtin has been slain, pero magkakaroon ata ng next na highlight dito. Wala, hindi nila ipipilit. Hindi na ipipilit. And they know that Hades got the turtle buff. Ito na, ready to fight na naman ang Cignal Ultra after this one for sure. Trying to see if they can get something done. Hinahabol talaga time journey para lang makahalapit kay Hades. Pero si Hades, ang bilis ng movement speed dahil sa Art of Thievery. Now, pwede naman lumaban ang BSB kung gustuhin nila. Pero parang sabi nila, parang lugi tayo yata ngayon. Scattered all over the map din sila eh. Kumbaga si Wilson dito, gusto rin naman sumama dun sa team niya. Kaso kasi si Rhea, humahanap din ng ways para talagang magkaroon ng ano ng push na nangyayari dito for the side of BSB. Tingnan mo dito si Rhea, yung pwesto niya. Nandun siya sa may Farsa. And tinalo na nila, and that's going to be a Farsa going down sa may mapa natin. Naipit siya dun sa dalawa. And eto na, Cap 1 dito. Can't really do anything much sa ganyang setup. And they are falling one by one dito onto the side of BSB. What can they do, Cignal Ultra dito? Just manning up. Talagang hindi na nila pinansin dito yung Digistrat. And for the longest time, ang dami nating Digistrat na nakikita. Yes, it's annoying. But still, there is a way to fight that. Yep. And dalawang comparison ang magaganap dito mamaya. Digistrat nito versus Aura. And syempre, yung Claude nito versus JP. Mm-hmm. Ni Hades versus JP. I think that's a big difference that we can talk about later. Kasi sa ngayon talagang nagwawala ang Cignal Ultra around the map. So as BSB, what do you do now that your Digistrat has obviously failed? Ito yung mga strategy na medyo kailangan mo lang gamitin yung times journey na in a way na magbe-benefit na yung team. Kasi kahit sabihin mong behind sila ngayon, 122, yung wave clear pa rin nila ang lakas. Oo, yung wave clear so, kailangan lang ng BSB dito na maging chill. Huwag lang sila magpapahuli sa mga ganitong pwesto. Like ganun. And back on the fact na yung wave clear niyo at meron kayong retribution na if you play your cards right, you can actually steal etong Lord na to and delay them for a bit. Kasi delay na lang talaga yung magagawa mo dito. Ana, on the back lines, going down once again. And this is not really working well for the side of BSB. This is not what we expected.
from the series na akala natin mauulit yung 2-1 series, but right now mas preparado yung Cignal Ultra in terms of studying and going beyond dun sa paghahanap nila ng strats. And that just goes to show preparation, diba? Calm and collected. Talagang nag-work out for the side of Cignal Ultra. Sakto, yeah. Nasa red side pa sila. So, now the next Lord, ang hirap i-defend nito as BSB. It's gonna be very difficult to defend, especially nasa baba pa itong itong si Rhea, nagdadala pa ng minions. So, kailangan mahiwalay si Wilson. Kailangan niya mag-deal dito sa bot lane. So, good luck dito sa quad. This is very uncharacteristic card para sa side ng BSB, ah. Na usually, BSB, malakas sila sa early game. But Rebor is the next target. Ayaw na nila ipabigay dito yung Time's Journey. Pumasok na si Kapwan dito. Hindi niya ipapull yung trigger dun sa Fatal Links. The Lord is marching on. Tingnan natin kung paano gagawin ng BSB itong defense nila dito. The Lord will go down. The minions are actually powered. Ben Sanity dito. And he is actually gonna, you know, get Fatal Links doon sa may gilid na yon. And eto na ata yung end ng game. Cignal Ultra, they find a way to stop that certain Digi strat. They make things happen.